Basta mo sir, maulunaro sa inyong lahat. Wala tayong chance makagala ngayon, kaya mag-istoryahan na lang muna tayo. Nakipasyal ko na nga pala itong alaga ko. Medyo short pero sweet din yung naging lakad namin. Kasi nga 2.5 hours lang kasi medyo maulan eh. At tatlong chance lang yung nakuha ko pero 100% naman. At dalawa doon, headshot. Isa lang hindi. Pero malapit lang naman, nasa loob lang ng 25 yards. Kaya pyesa sa pyesa. Wala na akong, okay na sa akin to, pyesa-pyesa. As a hunting rifle, wala na akong pagsisisiyan sa build na to. Pero napansin ko nga rin, sabi nga rin ni Sir Juan Lacy 307, meron din daw siyang ganitong busal na sa 890 FPS daw maingay. Yun nga din napansin ko sir, ngayong naka 850 ako, maingay nga siya, kaya gagawa na naman tayo ng paraan paano papatimikin yan. At naka tatingam na at kumusta nga pala dyan sa mga palaging nakasuporta sa atin, si Sir Romel Flores 3460, Alpha Psychical Vlogs, at si Jeffrey Gabriel 2856. Ayun. At yung kay Sir Jeffrey Gabriel 2856, PB sila doon itong ginawa niyang ganito. Tingnan mo, ano problema doon sir? Yun din yung bala ko noona, PBC. Pero ayun, nagkaroon tayo ng konting budget. Kaya carbon fiber ko na nga pala ito. At si Sir Mongto Lagula yata nagtatanong kung ito ba yung dalawang piraso daw, yung buy one take one, kumbaga sa online. Hindi, binili ko solo na lang. Ganun din kasi, yung presyo ng dalawa, ganun yung presyo sa isa, isa lang kailangan ko. Kaya isa na lang binili ko. Yung, ito nga pala, yung matte finish na twirl. Yun. At naka-missumis spring nga pala ito. Ito. At opinion ko rito sa Misumi, kumpara dito sa mod spring or dice spring na ganito, ito, halos wala rin pagkaiba. Same length lang din yung binili ko. Same tension na light. Same OD. Pareho din ng Pareho din siya ng output. Wala din siya pinagkaiba sa output. Okay din naman itong mod spring. Consistent din. Kumpara sa Misumi. Siguro lang ang magkakaiba sila sa life, kung gaano kahaba yung life ng spring. Yan siguro. Pero opinion ko lang din yun kasi hindi ko pa naman nauubos yung life nito. Kaya ayun, siguro pagka wala na ito, hindi na nagpa-function yung Misumi ko, nirecord ko rin yung kung kailan ako kinabit at kung kailan ako siya papalitan versus dito sa mod spring para na rin makatipid tayo. Pero lately nga pala nakita ko itong itong video ng Alpha o Sigma ng APE na airgun maker din. Medyo matagal na rin pala yung APE na yan, yung Alpha o Sigma na unit. Medyo outdated kasi tayo ngayon kasi wala na ako sa forum o group. Ayun, hindi kagaya nung dati, yung early 2000, kasama ko sa forum na gawa ni Sir Gino. Yun yung PAG, Philippine Air Gunning Group. At kaya ako nabanggit yan, nalaman ko na ang nasa likod ng APE ay si Sir Chris Teodoro at ng PhilArms at si
at saka si Sir Joel Gatchalian ng Arms Corps. Naririnig ko sila doon sa group na, alam ko nagpa-participate din sila dati sa group na yun, sa PAG or Pilipinary Group. Kaya siguro kung may budget lang din ako, o sigurado kung may budget ako, at sa ngayon siguradong wala at yun nga, masyadong magastos naman, yan ang bubuin ko kung sakaling may budget ako. Kung lang, as in, dream build. AP na sigurado yung bubuin ko dahil sigurado akong well-designed at well-made yung mga unit nito. At kumbaga, parang si Efrem Bata at si Django Bustamante yung doon na yun. Kaya technology at mechanical-wise, siguradong legit at solid yung mga unit na yun. Pero siyempre, first of all, safety lagi yung una. Safe ba tayo sa unit natin? Yung lagi yung unang tanong eh. Sa forum kasi, napag-uusapan madalas yan dati. Pagkakaanam ko, yung mga patent na gawa ng JBC at ni Mang Mario Muli ay hydrotest yung mga tanke hanggang sa parang destructive testing yun. Mag-collapse, so sumabog yung tanke para malaman kung ilan yung maximum pressure load. At alam, pagkakatanda ko, around 6,000 plus na PSI bago nagko-collapse yung mga tanke na yun. Kaya sigurado tayo doon na pagkaganon, sigurado tayo na sa safety natin. Unlike yun, may mga backyard machinist na ito itong kapirasong aluminum bubutasan, yun na yun. O kaya ito itong CO2, lagyan ng offset, saan pa ka nagtake, yun na yun. Para tungkol sa maximum pressure load, bahala na, kumbaga. Parang ito, sa isang unit na ito na napanood ko, ito mas mabuti ng panoorin din natin. Mas mabuti na kasing lagi tayong mag-iingat. Ito, pagkakalam ko sa Indonesia galing yung clip na ito. At sa tingin ko, sa offset o plenum yata itong bumigay, imagine niyo kasi yung tubo, yung tube na may wall thickness example na 2 mm, yung kapal niya sa bawat gilid. Imagine natin yung wall thickness niya 2 mm at say na hydro test siya o binigyan ng seller ng tested siya sa 5,000 PSI o 6,000 PSI, say na ganun. Ngayon, pag nilagyan mo ng thread dyan, male at female, para mag-couple, yung 2 mm, say ang ginamit na thread ay pitch ay 1. Ang matitira nila sa wall doon, sa between sa pitch niya, 1 mm, kaya 50% yung hinina ng tubo. Pero pag nakakopol siya na maayos sa thread to thread, ganoon din yung lakas noon, 100% pa rin. Kaso ang problema nga, pag yung thread ay kulang sa sagad ko may nakalutang na isang ngipin o dalawa na hindi nakakopol, doon nagsisimulang humina itong pipe. Kaya tingin ko, mas mabuti na tangkiligin natin yung sarili atin dahil nasa atin yung pinakamagagaling na machinist at saka yan, mga experience sa tungkol sa PCP. Bakyan man yan, magagaling yung machinist sa atin kumpara sa iba. Ayun lang mga boss, at sa susunod na ulit, paalam! Saan ba sa vlog?